Nasaksihan nga natin sa huling kabanata ang simula ng umaatikabong bakbakan sa pagitan ng mga tao laban sa mga halimaw. Sobrang init nga ng nangyayaring sagupaan at madami na din ang mga namamatay. At dito na nga magsisimula ang chapter natin for today. Nagsimula nga ang chapter na ito sa pagdating ni Abis. Agad nga siyang pinaalalahanan ni Ayaka na may halimaw nga daw sa likod nito. Sagot naman ni Abis na alam naman daw niyang may halimaw, kaya naman agad nga niyang sinapak ng napakalakas ang mukha nito. Matapos na nito ay naghanda na nga muli si Abis at naglabas na siya ng napakalakas na enerhiya na nagmumula sa kanyang mga kamay. Wika pa nga nito na subukan daw sumugod ng lahat ng mga halimaw sa kanya. Pinagpawisan niya agad si Ayaka at wika nga nito na sobrang layo daw talaga ng agwat base sa kapangyarihan ni Abis at ang kanyang taglay na lakas. Kasabay na nito ay mabilis lang na tinapos ni Abis ang mga halimaw na nasa kanilang harapan. After na nito ay sumigaw naman si Oyamada na hindi na daw pwede na si Abis lang ang makinabang sa lahat ng mga halimaw. Tugon naman ni Abis na palagi na lang daw feeling boss itong si Oyamada. Pinasabog na agad ni Oyamada ang iba pang mga halimaw at sigaw nga nito na manahimik na lang daw si Abis at wag daw ito mangagaw ng kalaban. Nagkadikit na nga silang dalawa habang kinakaharap ang napakadaming mga halimaw. Muli nang naghanda si Oyamada at wika nga nito na siya na daw ang bahala sa likod ni Abis. Papatayin niya daw ang lahat ng kalaban at papaiyakin niya daw si Abis. Dagdag pa nga nito na alam daw niyang walang kahinaan si Abis, kaya naman gagamitin na lang daw niya ang kanyang pisikal na lakas upang pabagsakin si Abis sa susunod nilang pagtutuos. At habang nakikipagbakbakan nga sila, ay bigla na lang nagulat si Ayaka sa kanyang mga nakikita. Kaya naman dahil na dito, ay napalingon na din si Oyamada sa kanyang likuran. At matapos na nito, bigla ngang nahati ang buong katawan ni Abis at tila naging isang manananggal. Ikinagulat nga ni Oyamada ang mga naganap dahil na din sa napakalakas ng mga halimaw. Napaluhan na nga si Oyamada at tinignan ang halimaw sa kanilang harapan. At ito nga ay sobrang laki at tila napakadaming mga mukha ang nakaukit dito. Sigaw nga ni Ayaka na parang hindi daw nababawasan ang bilang ng mga halimaw. Kaya naman tumakbo na daw si Oyamada at tumakas na sa lugar na ito. Kasabay na nito ay mabilis nang tumakbo si Oyamada habang umiiyak pa nga ito. Sigaw pa nga niya na ayaw pa daw niyang mamatay ngayon. Napansin nga ni Ayaka na tila nababaliw na nga daw si Oyamada. Bigla ngang dumating si Brown ng Four Revered Saints at kinamusta nga ang nagaganap ngayon. Sagot naman ni Ayaka na buti na lang daw at dumating na ang isa sa mga Four Revered Saints. Tanong nga ni Brown kay Ayaka na nasaan na daw ba ang kanyang kapatid at mga kagrupo. Ngunit may mabilis ngang kumilos sa kanyang mukha. At habang nakatingin siya kay Ayaka, ay dito na din dahan-dahan na nag-iba ang kanyang paningin. Kasabay na nito, ay makikita nating nahulog nga ang kalahati ng ulo ni Brown at tila hindi man lang ito nakaporma laban sa mga halimaw. Ikinagulat nga din ito ni na Ayaka at tila hindi na nga sila makapaniwala sa kanilang mga nasasaksihan. Kasabay na nito ang pagdating ng halimaw at sumigaw nga ito ng napakalakas. Wika nga ng kasamahan ni Ayaka na papunta nga daw sa kanila ngayon ang isang halimaw. Tugon naman ni Ayaka sa kanyang mga kasamahan na siya na nga daw ang bahala sa mga kalaban ngayon. Napakatapang nga ni Ayaka na kahit siya lang mag-isa ay handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para lamang protektahan ng lahat. Inisip pa nga nito na kailangan nga daw niyang kumalma. Ang halimaw daw ay nagtataglay ng kapangyarihan na patungkol sa string. Ito daw ba ang nakapatay kay Brown? At base daw sa kanyang mga nakikita, sa paggalaw ng mga alikabok, ay dalawa nga daw ang string na kanyang nakikita. Naghanda na nga si Ayaka dahil tila nagdadalawang isip siya kung kakayanin niya ang kalaban or hindi. Then bago pa nga makapag-atake si Ayaka, ay bigla ngang may lumabas ng napakalakas na itim na apoy. Sinunog na nito ang halimaw na papalapit na sa kanila. And ang dumating nga sa eksena ay walang iba kung hindi si Yasu. Wika nga ni Yasu na mukhang nahihirapan daw ngayon si Ayaka. Siya daw talaga ang tunay na vessel ng pagiging hari. Naglabas pa nga siya ng pakpak na apoy at ipinagyabang pa nga ito kay Ayaka. Inisip naman niya na tumaas na daw ang level ng unique skill ni Yasu. Sana ay magawa daw niyang makombine ang kapangyarihan ni Yasu at ang kanyang sariling kapangyarihan. Nang sa gayon ay makagawa daw siya ng mga long range attacks.
Then matapos na nito, ay inangat nga ng halimaw ang isa sa kanyang mga kuko, at biglang ang may kuminang dito. At habang nagsasalita nga si Yasuo, at ipinagyayabang kay Ayaka ang kanyang lakas, ay biglang ang naputol ang mga daliri nito. Agad niya siyang napatingin, at biglang ang nawala ang apat nitong mga daliri. Kaya naman after nga nito, ay si Ayaka na nga ang sumugod, at mabilis na pinatay ang halimaw. Napasigaw nga si Yasuo dahil sa bigla ang kaganapan. Tanong pa nga nito na nasaan na daw ba ang kanyang mga daliri. Hinanap nga niya agad ang mga nawawalang daliri at wika nga nito. Kailangan daw niya ng mga daliri at papagalingin na lang daw niya ito sa goddess. Ngunit habang naghahanap nga siya, ay dumating na ang iba pang mga halimaw. Sa sobrang inis nga ni Yasuo, ay agad nga siyang nagpakawala ng napakalakas na apoy at sinunog ang mga halimaw. After na nito, ay sasakay na nga ng kabayo si Yasuo, ngunit wika nga ni Ayaka, na pwede daw silang magtulungan ni Yasuo. Bigla lang tumakbo si Yasuo at sagot nga nito, na kailangan na nga daw niyang tumakas, dahil gusto pa nga daw niyang mabuhay sa mundo. Naiyak naman ang mga kagrupo ni Yasuo at wika nga nila, na ano na daw ba ang gagawin nila ngayon? Tila mga balisa nga silang lahat at nawawalan na sila ng pag-asa. Tinawag na ni Ayaka ang mga kagrupo ni Yasuo. Wika nga nila, nakatapusan na nga daw ng lahat. Ayaw pa nga daw nilang mamatay at kung panaginip lang daw ang lahat ng ito, ay sana magising na daw sila sa katotohanan. Nais na nga daw nilang umuwi sa kanilang mga tahanan. Lumapit na nga lang sila kay Ayaka at wika nga nila, na sana ay tulungan daw sila ni President Ayaka. Sagot nga ni Ayaka na kung gusto daw nilang makasurvive, ay gumawa daw sila ng formation na parang isang bilog. Ito daw ang itinuro sa kanila ni Bain. Tinuruan daw silang lahat ni Bain according sa kanilang mga ranggo. At itinuro din daw ni Bain kung paano makasurvive sa pamamagitan ng pagtutulungan. Patuloy ngang nakikipaglaban si Bain sa mga higanteng halimaw. Inutos na ni Ayaka na dapat ay mag-focus lang ang lahat at makipag-cooperate kay Suo upang makapag-survive daw silang lahat. Ipuesto daw nila sa gitna ang mga marunong sa healing magic at protektahan ang healer ng mga magagaling sa support skills. At sa outside naman ng circle ay ang mga attackers at defenders. At kung sakali man daw na may mapuruhan, ay ipuesto daw agad ito sa gitna ng circle. Sagot naman ni Suo na masusunod daw ang lahat. At kapag hindi man daw makapagbigay ng instruction si Ayaka, ay nais daw niyang si Suo na ang magbigay ng utos para sa lahat. Tugon naman ni Suo na siya na nga daw ang bahala sa formation. Dito na nga muling sumugod si Ayaka at wika nga nito na huwag na daw sila mag-alala dahil gagawin niya daw ang lahat upang protektahan sila. Ngunit may isang asa kanila ang natatakot na makipaglaban. Kaya naman sigaw ni Suo na kailangan nga daw lumaban ni Nihei upang mabuhay sa digmaan. Kasabay nga nito ay sumugod na nga siya at isinantabi na lang nito ang takot na nararamdaman. Nagtulungan na silang lahat at nagagawa nilang mapatay ang iba pang mga halimaw. Nakasuporta nga din sa kanila ang iba pang mga support type na karakter. At dahil na dito ay sabay nga silang nag-level up at nagbigay ito ng kaligayahan para sa isa't isa. Sigaw nga ni Suo na kapag nag-level up daw sila ay pati ang ibang mga stats nila ay mas lalakas na din. Kaya naman, magagawa daw nilang makipaglaban ng mas lalo pang lumalakas. Dagdag pa nga ni Ayaka na huwag daw nila sayangin ang pagkakataon na ito para makapagpa-level up silang lahat. At dahil daw sa kanilang pagtutulungan, ay magagawa nilang maging mas malakas pa habang nakikipaglaban. Maganda na nga ang nagiging kaganapan para sa mga tao. Ngunit paano nila haharapin ang banta sa kanilang mga buhay kung ang paparating na kalaban ay tila mga napakalakas? Abangan din natin ang magiging unique skills ni Ayaka sa unang pagkakataon. At yan ang dapat na abangan natin sa susunod na kabanata.